guys, it's me Donna and welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, welcome sa'yo. And in today's video guys, finally, i-share ko na sa inyo kung ano ko ginagamit ng apple cider vinegar sa mukha. Kasi kung napanood niyo yung last video kung paano pumayat using apple cider vinegar, na-mention ko doon na hindi ko na siya tinitake, ginagamit ko din siya sa mukha. So, ang daming mga nag-comment, mga nagtatanong kung paano ko nga siya ginagamit. Kaya I decided na gumawa ng video para ba i-share din sa inyo. And yun na guys, huwag natin patagalin pa, mag-start na tayo in 3, 2, and 1. Bago tayo magsimula guys, disclaimer lang, hindi ako professional. Ang share ko sa inyo is based lang sa experience ko. And kung gusto niyo siyang i-try guys, subukan niyo siya, try it on your own risk. So, syempre, alam niyo na kung paano ko siya ginagamit sa mukha, nakalagay na sa title, nabasa niyo na, and yes guys, ginagamit ko siya as a toner. Ano nga ba yung gamit ng toner? So, aside from the word na toner na nagtotone siya ng skin, nakakatulong din siya para mabalik yung ideal or natural pH balance ng balat natin after natin maghilamos using mga harsh na sabon at saka mga cleanser sa mukha. Balik kasi guys, ang ideal pH level ng skin natin is 5.5. So let's say, nasa 0 to 14 siya and 0 yung pinaka-acidic and 14 too much alkaline. Meron tayong tinatawag na sensitive and dry skin and meron din tayong tinatawag na oily skin. So, kung isa ka sa mga may oily skin na kagaya ko, ibig sabihin, 2 pH level natin is too acidic. While yung mga dry and sensitive naman is too much alkaline. So aside from returning the skin's pH balance, guys, nakatulong din ng toner para mag-shrink yung pores natin. And para din matanggal yung mga tira-tirang makeup or residue na hindi natanggal ng cleanser o sabon kapag naghihilamos tayo ng mukha. And also, nakatulong din siya para mas ma-absorb ng mukha natin or ng skin natin yung mga skincare products na nilalagay natin sa mukha after natin gumamit ng toner. So ayun nga, nakatulong ang toner para bumalik siya sa natural na pH balance ng balat natin. However guys, sa market, napakaraming mga iba't ibang klaseng toner ngayon na mabibili. And meron mga alcohol-based toner, meron din mga water-based toner. So, ang downside ng alcohol-based toner is nakaka-dry siya. Nakaka-contribute siya para mag-overdry yung balat natin. Also, kapag gumagamit tayo ng mga alcohol-based toner, na nakakatanggal siya ng mga protective oils sa balat natin na nakakatulong sa mukha. Ito naman siya sa water-based na toner. Hindi siya ganun nakakatanggal or hindi siya ganun nakakatulong para ma-absorb ng balat natin yung mga active ingredients sa mga next na skincare products na ilalagay natin sa mukha. I hope hindi kayo naguluhan and I hope naintindihan niyo ibig sabihin. Pero, ayun nga guys, the best part is, pwede tayong gumamit or gumawa ng DIY toner using apple cider vinegar. Ang maganda pa nito guys, this is organic. Share ko na sa inyo kung paano siya ginagawa. Pwede nyo siyang gamitin as a toner in two ways. So, yung first way is, kailangan nyo lang ng bula. And then, distilled water or mineral water. So, yun yung kailangan ninyo. Wala kayo ng dalawang bulak. Sa isang bulak, lalagyan nyo siya ng apple cider vinegar. So, Bragg yung gamit ko na apple cider. Alam nyo na yan, favorite ko ang Bragg. And I highly, highly recommend this brand. Kasi nga, aside from raw, unfiltered, meron din siyang mother vinegar. So, mas mag-benefit tayo dito. So, maglalagay lang kayo ng apple cider vinegar sa isang bulak, sa isang cotton pad. While dito naman, maglalagay kayo ng tubig, and then apple cider vinegar. Kung saan yung area nyo na ginamit, so halimbawang pinahid yung tubig, and then apple cider vinegar. So, ganyan lang siya, and then pataas. Paglalagay kayo ng toner, guys, kailangan pataas. Pataas yung stroke sa mukha. And, ayun, yun yung first na paraan. So, na-try ko na siya dati. Masyado siyang matabang para sa akin. So, another way na ginagamit ko ngayon is, so, ito yung nag-work sa akin. Ang kailangan nyo lang is, of course, apple cider vinegar din. Another is green tea. So, yes, guys, green tea. Kung mahanap kayo ng organic or pure na 100% green tea, mas okay siya. So, ayun yung ginagamit ko. Marami ako actually, guys, collection ng green tea kasi lagi akong umiinom ng green tea. Pwede kayong gumamit ng mga bags na ganito. Meron din naman yung mga green tea, diba? Yung may hawakan. Yung Lipton, kagaya ng Lipton, meron siyang hawakan. Pero ito yung ginagamit ko, guys. Ano siya talaga? Dahon? Ganyan. So, ang ginagawa ko, guys, is nilalagay ko siya sa isang baso. Magpakulo kayo ng mineral water or purified water or distilled water yung kailangan nyong gamitin. Tapos, ilalagay nyo lang yung green tea dito or yung tea bag ninyo. Tapos, ilagay nyo na dito yung mineral water na pinainit ninyo. Isang bag na green tea ilalagay ninyo. So, pag ganito yung ginamit nyo, pwede naman siyang tansyahin. Hindi mo naman kailangan maglagay na ng maraming. Kasi after nun, pwede ka pa naman gumawa ng panibago. Pag medyo hindi na siya ganun kainit,
buhakala ng measuring cup. So, wala akong measuring cup. Ito lang meron ako. So, ito yung takala ng kanin. Sa ratio, guys, pwedeng ang gawin nyo is 1:1 ratio or 2:1. So, 1 part ng apple cider vinegar and 1 part ng green tea. Or 1 part ng apple cider vinegar and 2 parts ng green tea. Kung halimbawa ang isang basong apple cider vinegar, so, meron naman dito nakalagay na 40 ml, 80 ml, and 120 ml. So, let's say for example, 120 na ml yung gagamitin yung apple cider vinegar. Ganon din kadaming tea yung ilalagay ninyo. Ako guys, ang ginagawa ko is 2 parts ng green tea and 1 part ng apple cider vinegar. So, ito yung akin. Dito ko siya nilagay. Ang akin guys is 2 80 ml. Makikita nyo ba? So, ayun siya, diba? So, 2 80 ml yung ilalagay kong green tea. Tapos, isang 80 ml ng apple cider vinegar. Ayan, kung meron kayong mga bottle na pinagbasyuhan, so pwede nyo yung gamitin. And dito ko nilalagay yung akin. Actually, ito yung brand ng toner na ginagamit ko, Smooth E. And sobrang gusto ko siya. And ayun nga, kapag naubusan ako, hindi ako nakakabili agad. Natakbuhan ko is apple cider vinegar. So, kagaya ngayon, ayan, ubus na yung toner ko. So, eto gumawa ko ng apple cider vinegar. Lagi ko talagang binabalik-balik itong apple cider vinegar. Ayun nga guys, yun lang. Sobrang dali lang gawin. And makikita ninyo guys, ayan, and dito na yung dahon. Hindi ko siya sinasala and medyo maasim-asim yung amoy niya, pero dahil may green tea, medyo okay siya. So, kung meron kayong oily, sensitive, and dry skin, pwedeng-pwede nyo siyang gamitin. Maganda siya kasi nga, nakatulong siya para ma-eliminate yung age spot sa mukha natin. Nakatanggal siya ng excess oil. Nakatulong siya para mabalance yung balat natin and mapunta siya sa ideal pH balance since slightly acidic lang yung toner na to. Green tea is full of antioxidants na nakatulong para malabanan yung sign of aging and meron din siyang anti-inflammatory properties na nakatulong para ma-reduce yung redness sa mukha natin. While ang ACV or apple cider vinegar naman nakatulong para ma-maintain yung pH balance ng balat natin. And meron din siyang potent antibacterial properties na nakatulong para matanggal yung mga bacteria na nagko-cause ng acne. Also guys, ang ACVs nakatulong din para ma-eliminate yung age spot natin sa mukha and nakaka-reduce din siya ng acne or acne scars. Pwede ba siya gamitin once a day or twice a day? So depende sa'yo, pwede mo siyang gamitin sa umaga after mo maghilamos or pwede mo siyang gamitin sa gabi or pwede mo siya gamitin both in the morning and in the evening. Don't forget guys, after yung mag-apply ng toner, huwag na huwag yung makakalimutan mag-moisturize na mukha kasi mahalaga din yun. Gamitin nyo siya 6 to 8 weeks in a row para makita nyo yung resulta. Don't forget to moisturize your face and put sunscreen on your face. I am loving these toners. Ayun nga, kagaya na sinabi ko kanina, hindi ko siya palagi na ginagamit. Pero binabalik-balikan ko talaga siya kasi nga, okay talaga siya sa akin. And nakatulong talaga siya. Though, di perfect yung balat ko. Tinitigawad pa rin ako, lalo na kapag dinadatan ako and kapag nagpupuyat, ganyan. Masasabi ko lang is nakatulong talaga siya para ma-lessen yung pimple na tumutubo sa mukha ko pagka tinutubuan ako. And ayun guys, sana nakatulong tong video na to sa inyo and comment down below kung na-try nyo na siya. Share nyo na din yung experience nyo kung okay ba siya sa inyo, kung ano yung naging resulta sa inyo, kung nakatulong ba siya sa pimples niyo. So ayun na guys, maglulobat na yung camera ko. So kailangan ko na tapusin to and thank you so much for watching. And by the way guys, oh my god, na-reach na natin ang 16,000 subscribers. So maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa patuloy na panonood and sana makita-kita ulit tayo sa next na video. Kung meron kayong mga questions or kung meron kayong mga requests, just comment down below like this video na gustuhan nyo. And hindi ko pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ko na. And also guys, don't forget to click the bell notification below para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video.